Ako po si Jojie Balanay, 15 years old, single mom. 15 po ako yung nabuntis. Cute naman ang baby mo. Ilang buwan na siya? 3 linggo pa lang po. Anong pakiramdam na nabuntis ka ng ganyan ka, na maging ina ng ganyan ka bata? Masarap naman po pag may baby kang kasama. Na ano po, para po nawala po yung lahat yung pagod ko po. So, naiintindihan ko na single mom ka, di ba? May idea ka, nasan yung tatay niya? Wala po. Bakit naman gano'n? Nagtatago po siya eh. Pwede mo ba sabihin, paano ka nagbuntis? Anong nangyari? Yung sa layas-layas po, yung mga tropa-tropa, yung kayayaan uminom. Ayun po, yung nalasing na po kami. Parang wala na po kami ano, yung gumawa na po ng baby. So, hindi kayo gumamit ng contraception nun nila? Hindi po. Bakit hindi? Ayaw niya. So, aware ka nung time na posible kang maging mabuntis? Hindi po. Hindi ko po kasi alam yung ganun baka. Kasi natakot po kung mabuntis. Baka po, ano yun, po niya mama. So, okay lang. Nung nalaman mong buntis ka, ano ang nasa isip mo? Natatakot po ako. Bakit ka natatakot? Baka po mag-aaya ako sa tita ko. Na? Namatay po. Kung okay lang natanungin ko, anong kinamatay mo? Panganganak po. Sinabi mo ba dun sa tatay nung anak mo yung nangyari na nabuntis ka? Hindi po. Bakit? Bakit hindi? Maano po kasi yung nanay niya masungit. Natatakot po kasi ako baka kunin yung baby ko. Nung nagbuntis ka, ano sinabi mo sa nanay mo or sa tatay mo? Yung pinapitit lang po ako ni mama kasi tinago ko po. Nalaman po kasi ni mama na namalaki na po yung tiyan ko. Pinapitit niya po ako. Dalawa po positive. Ilang buwan na yun kung sinasabi mo lumalaki na yung tiyan mo? Mag-aapat na po. Ano po, hindi po ko umuwi sa amin ng ilan araw dito po. Tapos po yung pinauwi po ko ng mga tita ko sa Sangandaan. Pinauwi po nila ako dito. Tapos po, nalaman po nila na buntis ako. Nagalit po sila sa akin. Kinonsider mo ba na magpa-abort o hindi? Hindi po. Bakit? Kasi ano po, ayoko umuwala yung baby ko. Kahit sa batang edad ka pa, opo. alam mo yung na gusto mo talaga yung magkaanak ka. Opo. Parang mahal naman. Paano mo natutunan mag-alaga ng baby? Kasi po dati ako po nag-aalaga ng mga kapatid ko. Simula pa baby sila. Ilan ang kapatid mo? 5 po. 5 po kami magkakapatid. Panganay po ako. Ah, so yung ilan taon yung pinakabata mong kapatid? 3 po. Tinuturoan po ako ng mama ko maglinis ng anak tsaka magpaligo ng baby. So, sa ngayon, di ba dapat nasa school ka? Opo. Namimiss mo bang pumasok? Opo. Bakit mo namimiss? Kasi po masarap daw po mag-aral. Madami ka daw po matututunan sa school. Ano ang pinakamalaking challenge para sa'yo, sa tingin mo, ng pag-aalaga or pagpapalaki ng bata ng mag-isa ka lang? Ano po, magtatrabaho po ako ng maigi. Para po may panggastos po ng baby. Paano mo naaalagaan yung baby mo? Paano kayo nakakaraos ng baby mo? Tinutulungan po kami ni mama sa pag-aalaga. Siya po bumibili ng pampers. May trabaho? Ikaw ba may trabaho? Wala. Yung mami mo ang nagpa-provide sa inyo? Tumatanggap po siya ng labata. Ano pong naramdaman niya nung nalaman yung buntis yung anak niyo? Ayun po, pinapagitan po siya bakit nagyanan siya ng buntis mo dito. Tapos, yung tinago niya po sa akin. Ilang ba niya pong tinago sa iyo? Ano po, yung dumating pa siya dito, mag-aapat na po yung tiyan niya. Sabi niya, hindi alam siya buntis. So, sabi niya po pagbalik niya sa inyo, matagal po siyang nawala sa iyo? O, ano po, 1 buwan po. Sabi ko sa kanya, huwag siya tutulong magpapuntis. Sabi ko, nag-aaral ka pa. Eh, ngayon, bumunta ito sa barkada. Pag ulang araw siya ron,
Ako, ganun. Ganun yung nangyari. May, nakatingin niyo po ba, may mga pwede po sana kayong dapat nagawa na para ma... naiwasan po sana yung maagang pagbubuntis ng anak niyo. Sabi ko, huwag na siya magpakita dito, kahit kailan. Bakit po? Sabi ko nga, may wala namang ano din, nabuntis niya lang yung anak ko, tapos iiwan niya lang. Tapos, pababayaan niya lang yung anak ko. Parang inano niya lang yung anak ko. Umlang ano yan, dagdagan, mag-alaga na ang susunod taon. Pala ko po siya sa saan pag-arali ngayon. Eh, kaso po, di pa siya pwede kasi sa kanya lumidiri yung bata. Maaga rin po kayong nagbuntis? May nag-asawa rin po ako. 70 lang din po ako rin. Paano pong nangyari? Kung nakilala ko rin po rin yung asawa ko rin po. Yung tas yung kasama po kami yung taon na rin. Pang liman, yun na, napunta na po sa 5 taon na yung anak ko. Sa lima na pa na marami na po. Ilan na anak po, ang 6 na po ngayon. Sa unang kong asawa, may asawa po sa una. Iwalay na po kami, kasi ito po, pangalawa na po ito. Aga rin po kayong teenage mom din po pala kayo. Opo, 70 lang din po ang nagkala. Sa bansa po ba natin, maraming teenage mom din po? Marami rin po dito, kasi wala yung mga 79 years, 18, 19, ganyan po meron po. Mga bata pa, marami yan. Bakit po sa tingin nyo, ang daming nagbubuntis dito sa lugar? Marami yan, yung mga boyfriend. Yan ang gusto na nila, mag-show, tapos mag-ganon sila, mag-boyfriend, din ang nangyayari. Na ano yung mga magulap, labakalan lang. Ano ang hiling mo para sa future niya? Sana po workshop ko ulit sa... Huwag siya tutulad sa akin, mag-aaral siya ng mabuti. Huwag siya tutulad sa akin, mag-aaral siya ng mabuti. Huwag siyang pasaway. Ikaw, sa future mo, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko pa po mag-aaral. Saka mag-in na po ng mga size-size na para po sa baby ko. May pangarap ka bang maging trabaho or marating in the future? Ang harap ko po mag-ano. Kahit mag-teacher nung po, kasi hindi po ako, hindi tumigil po sa pag-aaral. Kasi maaga po ako nabuntis. Sa tingin mo ba, isang araw, makakakilala ka ng lalaki na mamahalin at tatanggapin ikaw at yung anak mo? Bakit hindi? Ayoko na. Ba't ayaw mo na? Natatakot na po. Natatakot po ako baka pag nabuntis ulit ako, baka iwan po ulit ako. Anong pakiramdam po na maging isang lola na sa 30s nyo po? Maagang maging lola? Masarap naman din po magkaroon na nga po. Bakit? Bakit nyo ba nasabing? Maganda rin yung ano ko naman din sa bata. Hindi naman mabigat namin yung ano ko. Siyempre magaan naman. Eh, siyempre nandiyan naman yun. Tingin niyo po, ano ang tingin ng society sa nung mga tao sa paligid po sa anak niyo na bilang isang batang ina po? Okay lang po sa akin kung yung sabi ng mga tao. Nandiyan din eh. Kung anong kwento nila sa mga tao dyan. Ano po ang tingin bakit? Ng mga tao sa kanila? Wala naman. Pinapayo lang siya. Jojie, bakit ganyan ka na? Ano, ngayon naranasan mo na magkaanak ka. Ano po ang hiling niyo para sa future ng anak niyo at ng apo niyo po? Yung mas silang dalawa, bibigyan ko buhay itong apo ko. Pag-aaralin ko, magandang buhay. Hindi ko naman sila ano yun. Sa kakayanin ko pa, sa malakas pa ako. Kasi lima sila na eh. Limang anak ko na eh. Kaya ko nga buhayin eh. Tutusin po, purpose po kami. Kaso lang, ano lang konting ano lang. Tama lang po sa pag-aaralan po ng mga anak ko. Sakto lang po sa pambambaho, sa araw-araw. Pang kaya namin kong gastos. Panlaki nga, bigyan mo na magandang buhay yung bata.
kumitutulat sa'yo, kumungani sa'yo. Yung sabi ko din sa bata, kung anong narasan mama mo, kung mong gagayan yan, mabuhay. May huling message po ba kayo para sa anak niyo po? Oo, sa yung ilinggo lang sa kanya makatapos siya ng pag-aral at makatungtong lang siya ng high school, makapagtrabaho siya para sa anak niya lang. Pinapayagan niyo po bang ipalabas namin yung interview ng anak niyo po at niyo sa YouTube at Facebook po? Sige po. Para yung mga 15 babae ngayon, para mapalood nila kung paano. Para doon nila makukuha yung mga nila. Matutunan sila kung paano. Ay, ganito pala, wala palang asawa, punta-puntisan lang.